Minsan ay nagkasama-sama sina Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba radhiyallahu anhum. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila, "Awwal man yadkhulu alaykum rajulun min ahlil jannah." Na ang unang papasok o pupunta sa inyo ay isa sa mga lalaki na magiging kabilang sa mga tao sa paraiso. At nakita nila na pumasok si Abdullah bin Salam, na siya rin ay isang dating rabbi o pari ng mga Hudyo na yumakap sa pananampalatayang Islam. At kalaunan ay tinanong siya ng mga sahaba kung ano ang kanyang ginagawa para malaman nila kung ano naging dahilan na siya ay magiging kabilang sa mga tao na papasok sa paraiso, insha'Allah. At ang tinugon sa kanila ni Abdullah bin Salam, "Inna amali ladaif." Tunay ng aking mga gawain ay may hina. Nang tinukoy niya rito na siya ay hindi nagmamalaki sa kanyang mga nagawang pagsamba, o siya ay hindi nagmamalaki na siya ay binigyan ng balita ng pagpasok sa paraiso, bagko siya ay nanatiling nagpapakumbaba sa paghahangad na ang kanyang gantimpala ay mananatili at ang kanyang gantimpala ay hindi mapawawalang saysay sa pamagitan ng pagmamalaki. Ito ay isa sa mga tagpo na kung saan ay pinakita ng mga sahaba radhiyallahu anhum ang kanilang kababaang loob, ang kanilang pagpapakumbaba, lalong-lalo na pagdating sa kanilang mga gawaing pagsamba. Na hindi katulad sa panahon natin ngayon, lalong-lalo na sa panahon ng social media, lang lahat ay nagpapataasan, lahat ay nagpapayabangan, lahat ay nangmamaliit sa kanilang mga kapwa dahil lamang sa laki o dami ng kanilang mga nagawa. Ang ilan pa nga sa atin, gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, tuwing ang nagkakamali at napupuna, ang kanyang ipinananggalang palagi ay ang kanyang naambag sa Islam, na para bang tuwing ang siya ay pinupuna, ay pinawawalang sayusay ang kanyang mga naiambag. At meron ding ilan sa atin na nag-aakala na dahil marami na siyang mga nagawang mabuti, marami siyang nagawang da'wa, marami na siyang nagabayan tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala, o sa maraming pagkakataon ay ginamit siya ni Allah subhanahu wa ta'ala upang magabayan ng mga tao patungo sa Islam, nag-aakala sila na ang dami ng mabubuting gawa na ito ay magiging lisensya upang gumawa na sila ng kasalanan o mangaral ng bid'a. Ang mga sahaba ay punong-puno ng kababaang loob at pagpapakumbaba sa kanilang mabubuting mga gawa, na inililihim nila ang kanilang mga mabubuting gawa sa abot ng kanilang makakaya, katulad ng kung paanong inililihim nila ang kanilang mga kasalanan. At karagdagan nito ay sinabi ni Abdullah bin Salam matapos ang ilan pang mga pagtatanong ng mga sahaba, nang gusto-gusto talaga nilang malaman kung ano ang dahilan kung bakit si Abdullah bin Salam ay naging karapat-dapat na makapasok sa paraiso, dahil gusto rin nila na makapasok sa paraiso. Na makikita rin natin dito ang aral ng mga sahaba radhiyallahu anhum ay ginagawa nila ang lahat ng bagay upang matiyak nila na sila ay papasok sa paraiso, insha'Allah. Kaya gusto nilang malaman kung ano ba itong sinasabi ni Abdullah bin Salam na maliit na bagay na kanyang ginagawa, dahil sinabi niya na ang kanyang mga gawain ay may hina. At sinabi ni Abdullah bin Salam na kabilang sa kanyang mga palaging ginagawa, sinabi niya, "Salamatus sadar wa tarki ma la ya'nini." Sinabi niya, palagian siyang nagtitiyak ng kanyang puso ay dalisay o malinis, na wala itong nilalamang anumang uri na inggit laban sa kanyang kapwa-tao, na wala itong taglay na pagmamalaki, na wala itong taglay na anumang uri ng pagkukunwari o pakikipagplastikan sa mga tao, pagiging ipokrito, pag-uutos ng mga bagay-bagay na hindi niya ginagawa, at ano pa mang uri ng kayabangan. Ito ang tinukoy niya na salamatus sadar. May kita rin natin sa iba pang mga kwento na tinukoy dito na si Abdullah bin Salam, tuwing nang siya ay matutulog, ay tinitiyak niya na siya ay walang taglay na anumang sama ng loob sa sinumang Muslim, na siya ay nagpapatawad sa sinumang
nakagawa ng pinsala sa kanya at siya rin ay humihingi ng tawad sa sinumang napinsala niya at ibinabalik sa kanila ang kanilang mga karapatan. At sumunod na sinabi rito ni Abdullah bin Salam na dahilan kung bakit siya papasok sa paraiso inshallah na palagi niyang ginagawa ay ang pag-iwan niya sa mga bagay-bagay na wala siyang kinalaman dito. Ang ibig sabihin nito, hindi siya nangihimasok sa buhay ng may buhay sa pamigitan ng pakikipagchismisan tungkol sa mga buhay nila. Gayun din ay hindi siya nakikialam sa mga usapin na siya ay walang otoridad dito o hindi hinihingi ang kanyang opinyon sa mga ito. Katulad ng mga usapin na may kinalaman sa relihiyon na sa panahon natin ngayon waliyadu billah ay pinapakialaman na kahit ng mga tao na hindi naman sila otorisado o hindi naman hinihingi ang kanilang pananaw sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa relihiyon. Pagdating sa mga fatwa, pagdating sa mga usapin na may kinalaman sa akida, pagdating sa kung paanong marapat na magsalita ang ating mga scholar, ito ay laganap na sa panahon natin ngayon. At tunay na marami tayong matututunan na aral sa maikling kwento na ito ng buhay ni Abdullah bin Salam kung bakit siya tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kabilang sa mga tao sa paraiso inshallah at ibilang nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila sa pamagitan ng pagsunod sa halimbawa ng mga sahaba radiyallahu anhum dahil sila ang hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala na makasama ng kanyang huling propeta upang ipalaganap ang relihiyon na ito at upang pagtagumpayin ang relihiyon na ito dahil si Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakakilala na sila ay mabubuting mga tao at mainam na ating maging mga huwaran.